Hello mga kaibigan, bandang buhay. At meron tayong gagawin ngayon dito na ano. Ito ay multimedia speaker. Ang tawag ko dito sa speaker nito is multimedia speaker. Karamihan niya sa mga lako. Yan yung speaker na mayroon ng amplifier. So, ang problema nito is distorted ang tunog niya. Yun, ganun mga kaibigan, ang tunog nun, distorted. So, alamin natin kung anong nasira dito. Ating bubuksan. Okay. Yun mga kaibigan, ito at nabuksan na natin. Meron lang ako dito agad napansin na sunog itong resistor na to. Sunog. So hindi natin malalaman ang value doon, i-compare na lang natin dito sa isa. Mga ano to, 1 ayun yun, red, red, brown. So, yun ay nasunog mga 2.2K ohm siguro yun. Tanggalin natin. So yun mga kaibigan, at napalitan na natin 2.2K ohm nga, at naside na rin natin yung mga cold solder. Ngayon ay itetesting naman natin kung okay na siya sa ayun. Wala, ganun pa rin mga kaibigan, narinig nyo, distorted pa rin. So atin munang titingnan ang ano nito, yung sa sa USB module niya. Minsan dito nakaka-diferensya. Titingnan muna natin. At
Ida-direct natin yung ano, yung audio sa amplifier. Ibabypass natin yung ano, ibabypass natin yung USB module. Ganyan ang ginagawa ko dyan eh. Kasi ang input-output nitong audio nitong ganitong speaker speaker multimedia amplifier ay nasa USB module. At atin mo nang susuriin ko nasa ng input nito. Kasi minsan meron na rin akong ginawang ganito eh. Binypass ko itong audio, yung USB module. Dinirect ko dito sa amplifier niya yung audio. Okay naman, hindi na distorted. So minsan nagkakaproblema yan. Yan at ating tatanggalin yung ano, USB module. Ito yung sinasaksak ng USB tsaka yung SD card or MMC card. Tatanggalin natin yung input ng audio niya at ililipat natin dito sa pinakang amplifier niya. Ganun ang gagawin ko dyan muna, tapos titestingin din natin. Gagawin nyo lamang, hahanapin nyo yung input dito sa USB module. Ngayon pag nakita nyo na, i-direct nyo na dito sa amplifier. Kasi meron niyang input eh, ando sa likod sa USB module niya. Okay, at pagka nakabit na natin, nailipat na natin yung audio input, idadirect natin dito at titestik natin mamaya.
So, yun mga kaibigan at ating titingnan lamang yung connection ng kanyang audio input sa likod. Para direkta natin kung anong mangyayari. Direkta natin yung kanyang audio sa pinakang amplifier. Yun, at pasensya na rin kayo mga kaibigan sa mga tila ko ng manok at may kapitbahay ako dito ng talaga ng mga manok eh. Ngayon titingnan ko lang ito kung nasaan ang connection ng kanyang input, audio input. Nandito kasi ang audio input niyan eh. Tapos kasi dito sinasaksak yung input ng DVD player. Yung input nito papunta yan dun sa USB module dito sa harap. Ngayon naman at ating i-analyze yung input nito. Yan. Kukunin natin yung input doon sa likod. Tapos i-connect natin dito sa pinakang direct na sa pinakang input ng amplifier. Hindi na natin padadaanin dun sa module. Tapos mamaya titestingin natin kung sa module ba ang problema o sa pinakang amplifier niya. So, ang ginagawa ko ngayon ay tinatanggal ko yung socket niya kasi hindi kasi dito sa pinakang socket ng nandito sa pinakang amplifier board. Tinatanggal ko lang yung ano yung pinakang mismong socket sa loob. Yung nasa plastic, yung pinakang bakal. Yun ang ginagawa ko dyan. Tapos mamaya, ibabalik ko na lang uli yan. Yan, natanggal ko na siya. Yan.
Ngayon, yan, da-direct na rin. Ayan, kabit na natin mga kaibigan. So, narinig nyo. Walang pinagbago, ganun pa rin. Ganun pa rin. Ang gagawin natin ngayon mga kaibigan ay papalitan natin yung pinakang ano niya, yung power amplifier, yung transistor. Yan, yan, yan. Nasa SG. Wala eh, distorted pa rin eh. Pagka ganyan mga kaibigan, may problema. Ang may problema dyan yung pinakang amplifier, yung pinakang power amplifier nitong multimedia speaker na to. So dun sa pinakang USB module, wala siyang problema. Dyan siya may problema kasi walang pagbabago yung tunog niya eh. So, tatanggalin natin yan at papalitan natin. Ang number nga pala nyan is sa D2030A. D2030A. Bali, ano siya, bali dalawa. Dalawang D2030A. So, yun at natanggalan natin. Bali, ang papalitan natin yung lang isa. Isa muna. Tapos mamaya testing li. So pagka ganito may mga piyesang ganito, may stock naman ako nito eh. Bali, bumipili ako ng mga pa ilang piraso at gawa ng madalas akong nakakatanggap ng ganitong multimedia speaker.
eh ganitong mga piyesa ang ano niya, pinakang IC amplifier niya D2030. So yun at kakabit na natin. So yun mga kaibigan, okay na. Maraming salamat sa mga sa panonood nyo. Sana yung nagustuhan nyo yung aking video. Maraming salamat sa inyo. So yun lang ang sira mga kaibigan. Sana yung natutunan kayo. Salamat.